Hi everyone! So for today's video nga, day 2 ko nga ulit dito sa Tokyo at ito yung karugtong ng vlog ko for the last time. Pagkatapos ko nga kayong itour guide dito sa buong Disneyland, naisip na rin namin na pumasok dito sa It's a Small World. Bale, ito nga pala yung pinakaunang rides ko dito sa Disneyland at very excited nga ako and naku-curious kung ano ba talagang meron dito. At since first time ko nga sa mga rides, itutour guide ko naman kayo dito sa loob ng It's a Small World. Pagpasok nga namin dito sa loob ng entrance, pumungad na agad itong mga riverboat at maraming tao na din. Grabe, ngayon ko lang talaga na-realize na ang dami palang nakapila sa iba't ibang klase ng rides dito sa loob ng Disneyland. Bale, yung tema nga pala nito ay sasakay ka sa maliliit na boats at itutour guide ka nila dito sa loob ng It's a Small World. Actually, medyo pambata talaga tong tema na to pero kung mahilig ka sa mga Disney character, perfect na perfect ka dito. Grabe, sobrang ganda dito sa loob at na-catch yung attention ko nang marinig ko yung kantang It's a Small World. Sobrang na-miss nga ako nung nakapasok kami dito sa pinakaloob kasi napakaraming iba't ibang klase ng mga dolls at iba't ibang klase ng Disney characters. Magandahan nga ako kasi more on folk dance yung sayaw ng mga dolls dito at sinabayan pa ng magagandang ilaw. More on Pixar characters nga pala ang nasa loob nitong It's a Small World. At kung mahilig ka sa mga dolls, perfect na perfect ka dito sa tema na to. Gusto ko talaga yung mga ganitong ambience kasi ang daming makukulay na ilaw. At kung nagtataka nga kayo kung bakit It's a Small World yung tawag dito kasi binasa ito sa pelikulang ginawa ni William Castle noong year 1950 film. Ibig sabihin, isa nga pala itong small TV series na ginamit yung kantang It's a Small World After All by Sherman Brothers. At Peace and Unity nga pala yung pinaka-message nitong tema na to. 15 minutes ka nga pala nilang itutour dito sa loob ng It's a Small World kaya medyo matagal din. Bali, sobrang lawak at laki nga dito sa loob kaya itutour guide ko na lang muna kayo. Tara! Nakita nga ako dito sa mga cute na penguin. Ito kasi yung paborito ng mga kapatid ko nung bata pa. Itong part nga pala yung pinakapaborito ko dito kasi ang gaganda ng mga dolls, sumasayaw ng mga folk dance. Ang galing talaga ng pagkakadesenyo dito sa loob ng Disneyland kasi talagang plinano at pinanghandaan. Sobrang perfect na perfect talaga tong temang to para sa mga bata. At ang cute nga din sa may part na to kasi may mga dolls din na nagpe-play ng music habang sumasayaw. At bukod dyan, nagandahan ako dito sa iba't ibang klase ng design na nakasabit sa taas. Grabe, sobrang gandang-ganda talaga ako. Lakas makabata effect. Nakita nga din ako sa my part na to kasi ang daming mga dolls na sumasayaw na parang angels. Grabe, sobrang cute nila at ang ganda talaga ng pagkakagawa. And finally, natapos na rin yung tour namin dito sa loob ng It's a Small World and sobrang nag-enjoy kami. Palabas na nga kami dyan ng exit at naisip muna namin dumaan sa comfort room. Nandito na nga kami sa loob ng comfort room at sobrang gandang-ganda nga ako kaya binidyohan ko din. Bala kasi namin kumain muna sa labas kasi medyo nagutom kami dyan. Grabe, unang rides pa lang talaga namin pero feeling ko ang dami na namin na-consume na oras. Hindi talaga kaya dito ang isang araw lang kung magtutour ka dito sa loob ng Disneyland. Medyo nga nang mamadali kami dyan kasi may ibang lakad pa kami na pupuntahan muna. Bala, kikitain kasi ng pinsan ko yung kaibigan niya na Pinoy din dito sa Japan.
At habang naglalakad nga, nadaanan namin tong sasakyan. Ito nga pala yung sinasabi ko sa inyong free shuttle services kapag nagpa-book kayo dito sa hotel sa loob ng Disneyland. Ang dami nga nilang mga pa-previs kapag nagpa-book kayo dito ng hotel, at hindi lang yan, libre pa kayo sa foods with catering pa. Papunta na nga muna kami ng exit at naisip na lang namin bumalik maya-maya. At take note lang, kailangan nyo munang magpa-mark sa kamay kung gusto nyong makabalik pa maya-maya. Ito kasi yung proof na talagang nagbayad ka talaga sa entrance papunta dito sa loob ng Disneyland. At less hassle na rin para hindi mo na ipakita yung ticket mo ng pabalik-balik. At kung natatandaan nyo, sa mga nakaraang vlog ko, dalawang entrance ang meron dito, kaya dalawang beses din kami mag-exit ngayon. Paglabas nga namin ay bumungad sa amin agad itong napaka-cute na monorail. Grabe, ang cute ng mga design, Mickey and Minnie Mouse. Gusto nga sana namin itry dyan kaso wala na masyadong oras kasi ba naman sobrang lawak nitong Disneyland. Nandito na nga kami sa last exit at papunta na kami ng Expiare. At ipapakita ko sa inyo yung next video ko habang papunta kami sa Expiare. Hanggang dito na lang muna. Bye!